Good evening po sa ating magandang gabi po sa lahat. Ito po yung pangalawang beses ko na mag-exhort po ng sa prayer meeting, kaya medyo kinakabahan pa po ako. Pero anyway, sa tulong po ng Panginoon ay alam ko naman na sa tulong po ng bawat kapatid na nandito, alam ko ay marami tayong mapag-uusapan at marami tayong may bibigay na insight sa bawat isa. Yung bago ko po yung umpisahan tong exhortation natin gabi, gusto ko po muna magtanong kung sino po dito yung kahit apat na kapatid lang po, nakatanggap po ng blessings mga nakaraang araw or ngayong araw mismo, na yung blessings na talagang mararamdaman ko, kailangan mo pasalamat sa Panginoon dahil doon sa blessings na natanggap mo. Sa ating kaya, nung last Friday kasi, mabas yung results ng exam questions. At yung walong subject niya, perfect niya. Yes. Mabilang ama, tayo na malayo dito, yung inspirasyon natin, yung kalakasan na doon tayo gumukuan lang para magtiyaga, magtiis, kahit naman ang buong malayo sa kanila. And salamat dahil yung wisdom na binibigay ni Precious. Hindi lamang yung sa academic. Hindi kanina, kinausap daw si Ate Rose ng teacher niya. Apo. Kasi meron silang ginawa na salvation bracelet. Salvation bracelet. Na yung may letter doon, Jesus saves you. Nakalagay doon. Mayroong word doon. So ibibigay niya yon sa mga kaninong gusto niyang pagbigyan. Pero team sila na magkaklase, kailangan ipaliwanag niya kung paano yung ginawang pagliligtas ng ating Panginoon. At si Precious ngayon leader. At tuwan-tuwa daw yung teacher niya dahil sa murang edad ni Precious. Alam niya yung about salvation. Sabi niya sa akin, Daddy, ganito po yung ginawa namin. Ako yung nagsalita, ang pinati ko muna, hello friend, kamusta kayo? Tapos sabi rin niya, meron akong mga bracelet dito. Pero bago ko ito bigay sa inyo, meron muna akong gusto i-explain. Kasi yung kukulay ng mga beads, black, red, tsaka white. Sabi na, alam niyo ba yung color black? Anong ibig sabihin nun? Ito ay sumisimbolo sa ating mga kasalanan. Yung red daw naman, sumisimbolo doon sa dugo ni Jesus Christ na nagbugas sa atin. At yung white, yun yung eternal life. Kumbaga, sabi ng teacher, sa murang edad, 7 taon na bata, magandang influensya doon kasi hindi naman exclusive na Christian. So magandang influensya doon sa ibang mga classmates niya hindi Christian. Si Precious, kasi yung nag-evangelize doon. So nakakaano, yung kaya kayo lagi kong paborito yung verse na yun, yung train up a child in the way he should go. And when he gets old, he will not depart from it. Nakikita ko na eh sa mura nila. So, yun yung blessing na yun. Nakakataba ng puso. Amen. Ayun, maraming salamat po Kuya Chris sa ano. Ate Ellen, may nasabihin po. Yung sa akin naman yung blessing talaga na isigam. Yung sa ano kasi daughter ko si Monique. Yung mga kapilinis kami, lagi na yung pinapag-check up yung mata niya. Sobrang labo talaga ng Okay, hindi daw siya pwede. Kasi hindi pa na-complete yung check-up, yung ano sa mata niya. Marami nagsasabi na hindi siya pwede mag-undergo sa basic procedure ng ng kanyang mata. Tapos nung nasa Habib na kami, tapos yung doctor, sabi niya, natawagan na lang kami after nung ginawa sa kanya ng mata. Nung tumawag naman yung doctor, sabi niya, okay naman daw. Pwede siya mag-undergo ng basic. Tapos nung na-appointment na siya, pumunta kami ulit na basket na siya ng surgery na ng kanyang surgery. Ang sabi ng doktor, talagang sobrang labo ng mata niya. Inulit-uli yung test. Halos walang makita yung anak ko, negative 800. Wala na talaga. Sobrang labo ng mata niya. Tapos nung matagal, medyo natagalan yung huling test sa kanya. Sabi ko, pwede yan. Sabi ko, yung nag-pray sa niya. Pwede yan kasi hindi naman bibigay ng Lord yung mata. Or, hindi ko na yun iniisip yung ibang side, hindi talaga pwede ng salamin ka na lang. Tapos nung, sabi ng doktor, sige, pwede yan, sabi niya. Pwede natin
Yung ibang ano ng intralipsic ang ginawa sa kanya. Ay, yung price gas, ilang oras lang okay. Yes. Kaya yung big blessing talaga sa akin. Okay. Salamat po Ate Ellen sa wala na po. Busen na po tayo. Very tahimik ka. Ang dami kasi. Ang dami kasi, no? Kaya ano, hindi mabilang na pagpapala. Dalawa pa lang, apat yung buo. May dalawa pa sa atin. Kuya Gilbert, gusto ko marinig yung mga boss nila kaya Gilbert, kaya ni Kuya Dencio. Kaya Georgie, na malapit ng uwan. Sa akin, sa akin sa mekaniko, pagpapala na sa amin, pagka wala kami nasira. Yung nakaraan kasi, ang common naman ginagawa ko yun, pero nung araw na yun, yung durumpaya mo, saka may tumulong, pambirang ako. Lord, tulungan mo ko. Pag ano ko, tumulong na naman, pangalawa na. Napapatawag ka talaga sa Lord. No? Pangatlo, parang ako mo na Lord, nandisipyaan mo, tulungan mo. Pangatlo, wala na, sabi ko, thank you Lord. Ayun ha, kasi sabi kasi ng amo ko, oras na makasira ka, papauwi na ka ng Pilipinas. Oh, yun lang. Ayun ha. Kaya nakukuha ko ng ano eh. Ang sarap sa pakiramdam nun eh, yung sa sobrang kailangan mo si Lord, nakukuha mo mag-pray. Kaya, ba't ko po na, ano, wala sa na tanong po yung bawat isa? Kasi, may connection po dito sa, isi-share ko po sa inyo ngayong gabi yung natin. Kinuha ko po siya, kuya, sa James 5:13-16. Basahin ko po muna. May sasabihin niya, may testimony. Basahin ko po muna yung, ano, sa James 5:13-16. Sabi dito, is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church. And let them pray over him, anointing him with the oil in the name of the Lord. At the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Yun po yung na ni-reveal sa akin ng Panginoon na gusto kong i-share po sa inyo. Umpisa, may tatlo lang po ako, ano, maiksi lang naman po. May tatlo lang po akong gustong tatlong pointers lang po na ano ko doon. Una yung ano yung yun nga po, sabi kasi dito, di ba? Nahihirapan ba sa Tagalog? Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba sino man? Umuawit siya ng pagpupuri sa Diyos. Kumbaga, sinabi po dito na kahit ano yung maranasan mo, positibo man yan, negatibo, dapat nagpupuri ka sa Panginoon eh. Katulad nung sinabi ni Kuya Rodmart kanina, nung medyo nag-aalala siya, Lord, tulungan mo ko. Sabi niya ganun, di ba? And naisip niya yon kasi nag-aalala siya na baka may masamang mangyari dun sa ginagawa niya. At sa pagkakataon na meron ding magandang nangyayari sa ating katulad kay Ate Ellen na kay Kuya Chris, na sobrang nagpapasalamat din tayo sa Panginoon. Kumbaga, dapat ganun eh. Hindi lang porque puro magaganda yung nangyayari sa buhay natin, tsaka ka lang ba magpapasalamat sa Panginoon. Kasi sabi nga, di ba, ano eh, kahit anong mangyari, dapat magpasalamat ka sa Panginoon dahil yung pagsubok o yung mga problema na dumadating sa buhay natin ay pagpapala pa rin eh. Kasi doon ka iyaano ng Panginoon eh. Doon ka imomold at doon ka hahasain para malaman mo yung mga dapat mong malaman. Sabi dito sa ano eh, sabi nga po, di ba, pray without ceasing. So, yun po yung ano yung naano ko doon sa una. Sa pangalawa po,
sabi dito, kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran langis sa pangalan ng Panginoon. Yung naano ko po dito is yung elder po, yung mga leaders po ng church is anointed po siya ng Lord. Kumbaga, may nabanggit po kasi dito na ano siya ng oil. Anointing with the oil. Kaya naalala ko po yung ginawa natin ng Night of Power. Yun doon ko po first time na nakita yun, yung ginamit po ng mag-asawa nila Kuya Bernard at ni Ate Irene. Yun po yung abang pinag-aaralan ko po siya kanina. Yun po inaalala ko kasi time na yun, sabi ni Kuya Bernard doon, marahil yung iba sa atin may mga sakit, sabing ganun. Yung inaano po dito, hindi physical spiritual siya . And then, sobrang na mga ako nun, nagulat talaga ako, ang daming nagpa-ano kila Kuya Bernard. As in, nagulat talaga ako. Sila po na nga, sinira Rodmer, sinisigaw na ako nun . Kasi natutulala talaga ako, first time ko po talaga makita ng mga ganun pangyayari. Kaya na sobrang na-amaze po ako dun. Ang ano ko po dito, bakit po kaya kadalasan pagka may mga sakit or may mga problema is elder po agad ang kailangan na tawagin? Bakit? Hindi ka ba righteous? Bakit po kaya? Question po yun. Kuya din, Garcia. Ba't kaya kuya na ganun, yung pagka may problema yung kapatid or may masakit, halimbawa may karamdaman. Naalala ko si Kuya Chris, sila Ate Mel, sa Mubarak kuya, naalala mo. Nilayans nila si Kuya Billy doon. Although walang oil, pero yung pray-over na tinatabag, doon ko yung nakita ko na nilayans na. At sobrang, siguro habang nabubuhay ako, hindi ko makakalimutan yung pangyayari na yun. Dahil may mga pangyayari doon, may mga narinig ako doon na sobrang yung puso ko. Nararamdaman ko na powerful yung prayer na yun. Bakit po daw kadalasan na mga elder ang mga unang inaano? Kasi po, alam naman po natin na hindi po sila malalagay sa posisyon or sa pagiging minister nila bilang deacon, elder, leader kung hindi pa anointed sila ng God o yung faith po nila is basta ganun po. Kasi katulad po natin, kung bago pa lang po tayo sa pananampalataya at bigla kang lalapitan ng kapatid mo, alam mo si Kuya Rodmar, Kuya Alex, pag-pray mo naman ako kasi may nararamdaman ako. Kumbaga, syempre, mas maiisip mo talaga na yung si Kuya Eric o si Kuya Chris, ang maiisip mo talaga kasi leader sila . Alam mo na yung pinagdaanan nila. Meron silang, aminin man po natin o hindi, meron po silang pinagdaanan na hindi pa natin sa ngayon na pagdadaanan. At pagdadaanan natin yun pagdating ng tamang panahon, pagka-ready na po tayo. Kumbaga, as leaders kasi, okay. Pag sinabi leader ng iglesia, dapat yung mga member mo, expected mo na na sa'yo talaga kukuha ng lakas. Kumbaga, kaya yung napag-usapan namin kagabi, malaki yung pananagutan . Malaki yung pananagutan ng isang leader. Sa pamilya man, yung tatay nasa lahat, and maging dito yung mga leader ng iglesia. Kasi siya yung mananagot sa Lord . Kasi ang tema namin sa Matthew 18, yung sa bata, na huwag dapat tayo maging coach ng pagiging katitusuran. So na-relate namin bilang bagong Kristiyano, at lalo na doon sa pagulang, mga bata na yung mga anak, kumbaga. Malaki yung pananagutan na kung itong mga leaders mo na ito, ay mga members mo na ito, parang nawawala na dun sa katuruan na ibinigay ng ating Panginoon. Malaki yung pananagutan talaga ng leader. Siya yung mananagot. So, ganun din naman, kung kalakasan ang kailangan,
expected muna na ikaw yung lalapitan. Kasi dapat pag leader ka, malakas talaga yung ano mo. Even though sabi nga, hindi naman, dumaraan naman tayo eh. Dumaraan tayo lahat. Kahit leader ka, may mga times na mabagsak. Pero expected ng mga members mo, ng mga members ng church, ikaw talaga yung lalapitan niya. Kasi ikaw yung ano dun eh. Tumatay yung parang magulang o ano, maaasahan talaga. No? Talaga yung, ikaw yung lalapitan. Sa matukoy ako sa... Yung katulad ng mga apostol, di ba? Yung sinabi ng Panginoon, binibigyan ng Panginoon pagaling ng karamdaman, palayas ng mga Panginoon. Haba. At sa yeah. Kasi kuya, pag sickness talaga, di ba? Pag yung family mo talaga yung sakit. Example, ito sa mga anak mo, parang yung emotion mo talagang ano eh, nangibabaw. Kaya kapag nag-pray ka, parang mas maganda kung tawagin mo nga yung mga leaders mo. Parang mas matatag sila manalangin kaya sa iyo. Dahil kung yung isa sa family mo nga may sakit, parang kasi yung feelings mo iba rin eh, iba yung emotion mo nandun nga. Kaya yung prayer mo parang sa, ayun ko sa akin, parang ang baba talaga ng dala ng emotion. Kaya sa akin pagka ganun, mas maganda talaga tawagin mo yung mga leaders. Kasi mas alam nila yung gagawin. Mas alam nila i-handle yung emotion nila. Sabi po dito sa, ano, sa 2 Corinthians 1:21, ang Diyos ang nagpatibay sa amin, yung mga, ano po to, leader ko na si Ba, nagpatibay sa amin, sa inyo, sa pamamagitan ng pakikipagkaisa kay Kristo. At siya rin ang humirang sa amin, sabi niya nun. Sabi po dito sa verse James 15 yata, sabi, ano, papagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. So ano po, hindi ko po sinasabi na elder lang po yung may karapatang manalangin na ano. Lahat po tayo is ano, sabi nga 'di ba, kahit kabutin lang musta sa kayang palipatin niya. Ay sa faith na 'yon, kayang palipatin ng ano po sinabi sa bundok na lumipat ka. So hindi ko po sinasabi na wala po tayong karapatan na mag-pray. Sinasabi, ang pinag-usapan po dito is yung ano, spiritual o physical sickness dun po sa ano. Dito naman po sa pangatlo is yung ano, yung sa Tagalog doon na nagbabasahin. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan. At ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sa pangatlo po, parang ang naano ko po dito is, parang much better po na meron kang sa isang simbahan, parang mas okay na meron kang confidant kapatiran, parang gano'n. Yung meron ka na paglalabasan ng mga problema mo, yung mga nagagawa mong kasalanan, na-open mo. Kasi parang hindi mo, ano eh, pagka mag-isa ka lang, parang nahihirapan ka. Kasi sabi nga po dito sa ano, Ecclesiastes 4:9-10, chapter 4, verse 9-10, ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila kapag nabuwal ang isa. May tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kaya sa akin po, para sa akin po ha, meron po ako talagang para sa akin, may mga kaya kapatiran dito talaga na napagsasabihan dito talaga ng mga hinahingkor sa mga ako ng loob, problema sa buhay, ganun. And may yung nananalangin kayo, katulad po nung gagawin natin mamaya, napaka-importante po talaga nun eh, na meron ka na napagsasabihan ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. Kasi kung kikim-kimin mo rin, parang mahirap din eh. Naalala ko merong isang kapatiran dito na sabay kaming nanalangin. And meron po siyang sa prayer po namin, Kuya Eric, na bigla niyang na-open sa prayer yun ah. Kaya sobrang nagulat. At umiyak siya, yung kapatid ko na yun. Umiyak po siya. Kaya sobrang na napakasarap sa pakiramdam na meron kang kapatid ka, kapatiran sa disimbahan. Na napag-openan mo ng mga bagay-bagay na hindi mo halimbawa, merong isang kapatid na hindi mo ganun ka-close, hindi mo naman ma-open dun eh, yung
yung mga, kumbaga, sikreto, kumbaga. Kumbaga, para sa inyo lang. Di ba, kay Rodmark? Yun po. Kaya, yun po, hindi ko naman po sinasabi na it's a must, pero mas much better talaga para sa akin po yun. Kasi ano eh, sabi dito, prayer of a righteous man avails much. Kumbaga, ba't ka pa mag-o-open sa iba kung andyan yung kapatiran mo na handang tumulong anytime, pwede kang tulungan. Huwag ka na sa mga tagalabas. Kumbaga, dito ka na sa simbahan. Dito ka, sigurado, positibo yung makukuha mong payo, yung makukuha mong resulta ng mga problema mo, at ang papayo sa'yo, yung mga kapatiran, yung mga leaders mo, at yung mga elder, mga deacon. Yun po yung makakatulong po sa atin pagdating sa mga problema. So, yun po yung gusto kong i-share sa inyo ngayong gabi. Maiksi lang po siya. Ang pinakaano ko lang po dito is, pagka kung may problema po tayo, huwag tayong mahiya na lumapit sa mga kapatiran sa loob ng simbahan, hindi sa labas. Yun lang po. Kung mayroon po kayong gustong idagdag, ano po, open discussion po tayo. Kanina yung tanong, bakit mga elders, mga leaders? Una kasi, sila yung appointed eh. Hmm. Kumbaga sa isang organization kasi, meron talagang may mga nasa taas eh. Hmm. Kumbaga, mayroong hierarchy. Na kapag may ganito kang problema, ito yung opisinang pupuntahan mo, kapag itong problema, itong opisinang to. Ngayon, sa pinag-usapan natin kanina ng spiritual sickness talaga, siyempre kung sino yung nasa top ng hierarchy ng simbahan, sila talaga yung lalapitan. Kumbaga, pare-pareho naman tayong mga tao, wala naman superhuman sa atin dito. Kung righteousness nila ng pag-usapan, sa ganang atin lang, no, we're not. But we are righteous, declared by the Lord, di ba? Totoo naman yung sinabi sa Romans, no one is righteous, no, not one. Noong hindi pa tayo, noong wala pa si Jesus Christ sa atin, pero once pumasok ang Lord, yung kanyang righteousness, naging righteousness natin. So yung righteousness na pinag-usapan doon, yun yung imputed righteousness na Jesus Christ. Mm-hmm. Tapos nga, kung ganung klase yung sitwasyon, ito yung ngayon yung mga tao na appointed, na sila yung lalapitan ninyo sa ganyang klase ng mga problema. So, at gaya nga sinabi ni kay Alex, there's nothing special naman talaga. Of course, we are all special. Pero yung super special na person, there's no such thing. It's just a matter of appointment. Yung kasi Lord sinabi, po kasi ang nagana sa kanila. Yung hierarchy kasi yun, yung mga hierarchy na tinatawag yun. Kaya nga may mga apostol, di ba? May mga elders, may mga deacons, pati kila Pablo. Sila Philip kasi mga deacons yun eh. Di ba? May kanya-kanya silang mga ginagawa rin. Sangayon sa office na binigyan ng Lord sa kanila. Naalala ko yung unang experience ko noon, kaya lang ano ka agad eh, medyo morbid ka agad siya. Yung ano, inaalihan naman sa mga espiritu. Exorcist. Sa amin noon, sa area nila Joy dati. Meron doon na babae, na yun, nakakita siya ng ano, ng man in black na malaki na ganyan. Laging sumusunod-sunod daw sa kanya. Ayun na, yung kwento doon sa sabihanan ko nga. Siyempre, ano yung bata tuloy, problemado siya. Hindi siya makapamuhay ng normal. Nasa banyo siya, nandyan, you know, kasutot siya, nandyan. Ngayon, ang unang agad na isipan ng bilan ko ako, kagay ba si Eric? Pag-pray ni Eric niya. Samantalang hindi pa naman ako elder, hindi ako deacon. Part ako ng, ano, ng worship team. No? I think, yun pa lang yung ministry ko nun, or baka maaaring nasa evangelism na rin ako. Pero anyway, yun ang tingin ng bilan ko sa akin nun. So, yun nga, puntahan daw. Puntahan. Pero sabi ko, sabi namin, nakita naman natin sa Biblia eh, na yung mga ganyang klase ng mga bagay, kailangan prayer and fasting. No? Taga-probinsya kasi yun, papauwi na yata or what. Sabi namin, bukay hindi tayo makapag-fasting. Pero sige, mag-pray tayo. Pray muna kami. No, katulad sa sinabi dyan. So to make the story short, pinuntahan namin yung bata. Yun nga, pinag-pray namin, kinasa-out namin yung anong espiritu yun or what. Even though in my mind, maaaring skitso ito or, you know, yung mga schizophrenic kasi may nakikita, siya lang ang nakakita or what. Pero sabi ko, anyway, skitso man to, kaso ng schizophrenia or talagang, let's say, demonic attack or what. Anyway, pinag-pray namin, no? Ang huli ko na balitaan, naging normal naman yung bata. Doon ko nakita na, as for me, I'm a normal human being. Hindi pa nga ako elder, hindi pa ako deacon by that time. I was really, really new.
all I have that time, no, ano man meron ako ninyo, okay. And to be honest, hindi kasi ako takot eh. That's one thing. No, hindi ako takot sa mga ganyan. Kailangan makita kasi ng kalaban nyo that you're not afraid. Hindi ka takot tapos meron kang faith. And mangyayari yung mga klaseng healing na ganyan, ganyan. No, walang fear, pure faith, may courage, at yun nga yung righteousness from the Lord. It's not, for me, it's not really that hard. Yung mga ganyan klase ng mga ano, situation. Because of the Lord. Nasa power na kami. May gusto sabihin si Kuya Dennis. Yung sa ano po, Kuya Eric, gusto ko lang po siyang bigyan din ng pansin yung about dun sa anointing pagka may sakit. Kasi hindi ko po siya talaga as in na i-experience it. Okay. Oo, yung pagka may sakit daw po. Sabi diba, tawagin niyo yung, papuntahin niyo yung leader ng simbahan. As, pahiran siya ng oil para dun sa sakit niya at ipag-pray over nga. Ano po ba yun na, ano naman siya, okay naman siya? Nasa James naman yun. Kasi first time po talaga siya nakita nung kaila ko yung burn. Yung biblical talaga yun. So, hindi natin lagi ginagawa. Oo. Faith. Pero, once in a while, why not? Oo, yun nga po, yung gusto kong, may kapatiran tayo na may mga karamdaman na gusto nga, no? Kumbaga, yung oil itself, wala nang power dun. Yung faith ang power dun. But since meron namang practice na gano'n na binasa natin, why not? Hindi naman din natin. Wala naman masama. Sa office tayo naman, yung magamit ito sa pagpapalaga, ito nagkagilid. Anointing of the oils. Alam mo para sa Panginoon. Sa anointing talaga oil, symbolism, kumbaga sa baptism, yung bayigin niya. Sa anointing naman, yung oil naman ang symbolism, kumbaga na rin nila. Wala po mag-reflect doon sa 16. Therefore, confess our sins. Sa kapatiran. Hindi lamang yung ano ba, nabanggit mo nga kanina sa prayer ni Kuya Eric kanina. Kung tayo meron kinikilig na galit, tayong kasamaan ng loob. Yun yung nakikita ko na ano, yung confess your sins to one another. Kung ba, hindi mo pwedeng sabihin kung meron kang something dun sa isang kapatid, hindi mo pwedeng sabihin sa iba. Kung ba, sa kanya ka mayroong problema eh. Dapat sinabi mo kasi sa iba, iba na yung dating nun eh. Yung kayong dalawa mag-usap. Sinasabi nga, ang dami mong reklamo dun sa isang kapatid. Paano malalaman ng kapatid? Hindi mo naman sinasabi. Hindi mo kinakausap. Kinichismis mo lang. Nasaktan yung kasi sa sinabi niya. Tapos kung ano nun, grabe yung tao. Ang pinagbabago. Paano niya mababago? Kumbaga, yung isa naman, wala naman siyang ano sa'yo. Ikaw lang kung may problema sa kanya. So, kung halimbawa may nasabi siya, nasaktan ka, confess mo. Kayong dalawang mag-usap. Para maayos. Kasi kung hindi mo sasabihin, tao na hindi nagbabago. Hindi mo naman kasi sinasabi kung ano yung problema eh. Pero, mahalaga yun. Doon sa bandang huli, the prayer of the righteous man. Avails much. Kasi kung nagkaroon kayo ng kapatawaran, yung panalangin ninyo yung dalawa, kasi naging righteous kayo sa side of God eh. Kasi nagkaroon ng restoration. Naayos kung ano man yung... Ang ano nga doon, ikaw lang naman may problema, yung isa wala naman eh. Kulo pala yung problema. Gusto ko din pong ano, gusto ko din pong bigyan ng day niya, napansin ninyong, pag nagpe-pray po tayo, yung, ang napansin ko po, which is maganda po sa atin, yung after mag-pray, yung may konting conversation muna, hindi yung pagka-pray, oh, bye-bye. Napapansin ko po sa atin yun eh, after natin mag-pray, may konti pang kamustahan, no? Bago mag-pray, after mag-pray, meron pong, oh, kamusta na yung ano, yung pinag-pray niyo, yung pag-uusapan niyo po yung pinag-pray niyo, yun po yung ano eh, napansin ko na mas maganda rin po sa dito sa atin. Yun po, sino pa pong gustong ano? Kuya Bu, may gusto sabihin na naupisa na Kuya Bu. Si Ate Les. Wala. Kuya Jose. Uy, si Ricky. Kaya na po? So yan, specifically yan sa mga ano, spiritual sickness. Si Kuya Rodmark, parang may gusto sabihin si Mesa niya sa akin. Tama yung sinabi ko. Yung sa pagpapay ng oil, nakikita ko lang si GIL. GIL. Ano ba GIL?
Kaya naman, we do not overdo it. Hmm. Overdo, no, we don't do that. Kasi may mga simbahan kasi na talagang kunting kipot eh. Oh. Okay. Kailangan, bago ang pintuan natin, kailangan... Sabi nga, buenas lang ang pumasok sa pintor. Pati yung pintuan, inaano yung taro. Parang hindi. So, yan, yung Catholic parang holy water, no? Oo. Binibindisyonan yung mga haligi or what. Iba kasi overdo yung ginagawa eh. But I'm not judging them. Hmm. Pero kung gagawin man natin, kasi talagang yun ang ano ng Holy Spirit. Hmm. You know, conviction of Holy Spirit. Hindi yung nakagistan na lang or, you know, gaya-gaya na lang or what. Okay. Meron pa po? Hindi natin natapos. Aba, ano tayo na? H&M oil pa yung ginamit natin. H&M oil. Yung bango-bango sa kanya. Nung araw kasi, coconut oil talaga. Hmm. Nung bumukit kayo. O taba ng bandyena. Ayan na ganun. Kaya Paul? Okay na po. Meron ba pong ano, gustong magbigay ng... Ano ko lang mga kapatid. Ako kasi subukin na ano kumbaga. Nasubukan ko na yung... Na hindi siya healthy na magtatanim talaga. Hmm. Yung magkikim-kim. Eh, kumbaga sa buhay Kristiyano mo, hindi siya makakatulong. Hmm. Mahirapan kang umusad. Mahirapan kang umusad. So, sa buhay natin, bilang mga matatagal na tayo magkasama, matatagal na tayo Kristiyano, hindi healthy yung ganung bagay. Kung may something na, kaya naman nangyari minsan sa kinaya sa amin, yung isang BS namin na, ano lang, open, ano, kung mayroong, kumbaga, kung mayroong bagay na, mayroon ba kayong something sa akin na kumbaga dito sa bagay na ito parang nasasaktan kayo. Kumbaga open lahat. Kung ganito ko pa pwede. Para mabago ba? Para sabay-sabay na ano. Kasi kung nga, pag hindi mo sasabihin, yung kinikim ko, grabe talaga yung tao na ito. Paano niya itatama yung reklamo mo sa kanya? Yan nangyari yun sa isang BS namin sa Sinaya na open conversation. Ito mga kapatid, meron ka bang ano sa akin? Mga open, walang ano, walang sama, ano, mga pare-parehas eh. At maganda yung game. Ganun din, maging open. Hindi na healthy yung gano'n. Kasi sinabi naman po dito sa 16 na ano eh, ang i-confess mo sa kapatiran mo is yung kasalanan na ginagawa mo. Hindi kayo magchichismisan doon sa kapatiran na kinasasamahan mo ng loob. Sabi dito kasi, sabihin mo doon sa kapatiran mo yung mga nagawa mong kasalanan at manalangin kayo parehas, di ba? Magpalakasan kayo. Hindi mag-usap kayo ng kasamahan mo ng loob. Ano naman siya, ganito siya. Oo nga, ipag-pray nga natin siya na namakunin na siya ng Lord. Kumbaga, lalo na kung kayong dalawa yung nagtapas na panalangin, tapos mayroon kang something sa kanya na ano, kumbaga. Oo, no. Tapos hindi mo sinabi, natapos yung prayer, nag-pray kayo yung dalawa. So, nasaan yung ando, no? Yung righteous prayer din na sinasabi. Kasi ano? Nag-pray ka, pero may kinikim-kim ka sa mga. Pinag-pray mo nga yung ano niya. Uh-huh. Pero sa palagay pa natin, kung ikaw may sama ka ng loob, may pag-pray mo kaya na, as in, no? By heart. Hindi siya ano eh. So bago mangyari yan, kaya nga, the prayer of a righteous man avails much. Kung nagkaroon kayo ng confession, alam mo kapatid, kung nakaraan na medyo nasaktan mo yung aking damdamin sa sinabi mo. So bago kayo nag-pray, naayos muna yung bagay na yan. So yung prayer talagang pure na nakarating. So, malaking bagay yung pagiging expressive ba? Kung galit ka, pakita mo galit ka. Kung na-unshami ka, pakita mo na unshami ka. Kung hindi mo naman papakita, sabihin mo. Alam ko, hindi lahat ng Pilipino ganun eh. Mm. No, mga Pilipino kasi mapag-kim-kim. Mapag-kim-kim. So, doon nagkakaroon talaga ng problema kapag sinarili mo lang. Yung mga tipong, dapat kasi ikaw, pag hindi mo gusto, sa ipakita mo eh. Mm. Ano ba naman ito? Huwag naman yung 7 naman. Ano ba ito? Sinigan pa ito or what? Pala, ako pala. Yung light ito. Eh, siyempre, ito tama ka pa maraan na naman. At mas maganda nga, personal. Yan. Yung luto mo kanina, pala pa talaga nilagod.
adobo siya. Yeah, kayo adobo, adobo. Lasa ng adobo siya na lang. Kayo dalawa. Kayo Eric eh. Pero ano po mahal? Oh, ilang pisa ka ni Kuya Eric. Oh, hindi ah. Hindi nyo kanina. Sabi, contest 1 na natin. Hindi complain to 1 na natin. Hindi complain. Tsaka, confess 1 and 2 others. Complain to 1 na natin. Pero alam niyo po mga kuya, mga ate, minsan nalulungkot din po ako na muli po dito sa simbahan natin. Napapansin ko na mayroong mga nawa, maging okay sila. Pero pansin mo kasi, mapapansin mo kasi talaga na hindi sila okay sa isa't isa, na hindi nila gusto yung isa't isa. Nawa, maging okay sila pagdating ng panahon. No na. Pinapanalangin ko po minsan, kuya, na magkatapat sila sa prayer. Dumalo sa prayer meeting, biglang magkaka-partner sila. Biglang magkakay, sinasabi ni Kuya Chris na magkakaharap silang girl. Ayan na yata ko yung minsan pagka binibilang. What? Ay, pangpiko siya. Hindi lipat ako rin. Maganda rin yung ano talaga, yung... Yun nga siya. Kasi, asan yung power of prayer? Asan yung answer? Sabi, umagabang yung pray ng katagal-tagal, mabulak-lak yung sinasabi. Sa ang Panginoon, sasay. Di ba? Wala akong ibang sasagutin, kundi yung mga ugali lang nila. Yung the rest, saka na yan. Sabi ni Lord, ano eh, dapat meron kang confide ng kapatiran, hindi yan, kasamahan ng Lord. Confide? Yung isang mga dahilan na yung makarating mga prayer natin, mga kapatid, ayusin. Sobrang nabibless po ako to sa mga kapatid, ng pagbinati ko, nakangiti talaga sa akin. Kuya, kamusta? Okay lang, kuya. Yun na. Ate, kamusta? Okay lang, kuya Alex. Visit ka. Hindi, nakaka-bless po talaga sa buhay sa atin, sa bawat isa na yung babatiin mo yung kapatiran, biglang, okay lang kuya, yung napaka-positibo ng itsura, ng talagang maaliwalas, hindi mo kasi makikita mo minsan sa kapatiran na, nakasimango talaga kaya. Saka yung ano, di ba, alam mo may nagsabi nung dati, na kapag nakipagkamay ka during welcome show, mas maganda yung tinitingnan mo yung ano, kapatid. Hindi yung... Ay, pagka may nakaganan, ha? Nakaganan, nakatingin ka dito sa... hindi siya... parang... pagka may ka, pero dito ka nakatingin ito sa isang kapatid. Ngayon, hindi mo malang na ano. Iba yung talagang... Kumbaga, lalo na mga pagkawin. Iba yung... Di ba, tayo naman. Ganun naman tayo, eh. Kumbaga, tayo dito sa ECC, mula pa sa J-Wall. Halos lahat ng managing bisita natin. Iba sa inyo. Iba sa inyo. Kasi yun naman yung talagang ginagawa natin. Maramdaman niya, ma-feel niya na welcome talaga sa dito sa iglesia. Kasi nga, sabi nga natin, yun yung isang dahilan na dapat hindi, na yung hindi niya pagbalik, tayo yung naging dahilan. Kailangan, kumbaga, kaya siya babalik, kasi may something siya nakita dito na parang wala sa labas. Iba yung parehas lang. Meron din ganito sa labas, ah. More than the usual. Ayun po, siguro po yung ano, ang gusto ko pong iwan sa inyo na ano, bago tayo magmanalangin is yung, kung meron man po tayong kinaiinisan kaysa sa mga ng loob na kapatid, ayusin na. Nawa, maging maayos organ. Mas maganda kung wala talaga na makapag-usap. Ako, malay ko ba sa akin? Baka mamaya merong nakasar sa akin. Kausapin niyo po ako para ma-block ko kayo sa Facebook. Hindi, yun po. Para mapag-usapan. Kasi hindi naman maayos yun hanggat hindi napag-usapan, di ba, Kuya Chris? Sabi nga ni Kuya Chris, paano maaayos kung hindi kayo nakakapag-usap? Which it is mismo lang sa ibang kapatiran. Mas maganda kayo mismo yung magkausap. Kaya sinasabi mo lang, grabe talaga. Oo. Yun po. Yun po yung... isa ang nakakaalam. Kasi yung taong mismo, wala niyang alam. Yun po. And meron pa pong gusto mag-share. Basta mag... ngayon sa ano. Ano ko yung, ano pong ano? Yung sa umpisa. Sabi po dito, ano, nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Yan po ang sabi. Sinuturo niya sa ating pangyayari. Ipatuloy mo
sinabi mo kanina, gawin natin yung mga sa Panginoon, then tinuturo din sa atin na ano man ang mga ginagawa natin, isipin natin na yung para sa Panginoon yung ginagawa natin. Hindi yung sa tao, hindi sa Panginoon. Kasi sinabi rin kasi sa Bula na ano man ang ginagawa nyo, gawin nyo ng nawaring hindi kayo sa tao, naglilingkod hindi sa Panginoon. Sa atin. Kaya dapat ang mag-focus natin yung tao. Amen. Ito, ang mailalapat natin dito yung ano eh. Una yung sinabi ni Job sa kanyang bahay, sa kaginhawahan lang mo tayo magbubuhi at hindi sa oras ng kailangan. Tapos yung kanta dyan, yung I will sing, even in my darkest hour, I will pray. Yung ganun ba? Nakatay natin. Ano man daw yung sitwasyon mo sa buhay, ano man yung sitwasyon mo sa buhay, kaya sabi kasi dyan, masaya ka ba? O ikaw ba ay nakakaranas ng kasakitan? Panalangin, 'di ba? Yung panalangin naman ay isa pong worship din. So yung singing praises ganun din naman. Wala tayong dahilan para hindi magpuri sa Panginoon. Inyo sinasabi yung verse. Ano man yung kalagayan mo, sitwasyon mo sa buhay, all you have to do is to worship the Lord. Amen. Wala kang pwedeng idahilan, hindi ako pwedeng magpuri. Nandito ako eh. Malinaw sa sinabi. Nalilaw ko sa sinabi sa una pa lang.